bansa ang Amerika sa pinakamalakas na bansa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit taong 1955 hanggang 1975, muli na namang nasangkot ang bansang Amerika sa isang digmaan. At sa panahong ito ay hindi nila kinaya ang kanilang kalaban at napilitang umatras na lamang. Ang digmaang ito ay ang Vietnam War. Ang digmaang ito ay nagwakas matapos umatras ng Estados Unidos. Bakit nga ba napaatras ang bansang Amerika sa digmaang ito? Ang Vietnam War ay digmaan ng mga komunistang North Vietnam at mga Viet Cong laban sa mga South Vietnam na suportado ng Estados Unidos. Upang labanan ang malakas na puwersa ng South Vietnam at Amerika, nagukay ng mga milyang-milyang tunnels ang mga Viet Cong. Ginamit nila ang mga tunnel na ito upang magsagawa ng mga sorpresang pag-atake sa mga kalaban. Naging daan din ito upang mapadali ang transportasyon sa pagsusupply ng mga pangangailangan ng mga kuta nila. Naglagay rin sila ng mga booby traps o mga patibong. Upang labanan naman ang guerrilla tactics na ito, ang Amerika at mga sundalong South Vietnamese ay nagsanay ng isang pangkat na tinatawag na tunnel rats. Ang pagsasanay na ito ay nakatuon kung paano nila mapapasok ang mga tunnel at kung paano makita ang mga booby traps. Isa sa mga sikat na tunnel sa panahong ito ay ang tinatawag na Coochie Tunnel. Ang tunnel na ito ay naging tanyag lamang noong 1960s sa kasagsagan ng Vietnam War. Ngunit ito ay sinimulang hukayin noong 1940s pa, sa panahon ng pakikipaglaban ng mga Vietnamese para sa kanilang kalayaan sa ilalim ng pananakop ng bansang France. Natigil ang paghuhukay nito matapos nilang makamit ang kanilang kalayaan at ipinagpatuloy na lamang ng mga Viet Cong matapos magdagsaan ang puwersa ng mga Amerikano sa nasabing bansa. Ang tunnel na ito ay may distansyang 250 kilometers mula Kochi na dumaraan sa Saigon patungong Cambodian border. Ipinakita namin sa mga nakaraang video kung paano o gaano kalakas ang puwersa ng mga Amerikano sa mga digmaan lalo na sa panghimpapawid at pandagat. Ngunit sa panahong ito ay halos hindi nila maaasahan ang ganitong estratehiya dahil ang kanilang kalaban ay sanay sa labanang gerilya at halos sa ilalim ng tunnel na nakatira. Kalaunan ay lalo pang napalawak ang mga tunnel at nagkaroon na ng mga kusina, mga tulugan at mga imbakan ng mga bala at baril, maging ang mga hospital o yung tinatawag na first aid stations. January 1966, isinagawa ang Operation Crimps. Sinubukan ng 8,000 na mga sundalong Amerikano kasama ang mga sundalong Australiano na sirain ang tunnel sa Kuchi District sa pamamagitan ng pagbobomba ng mga B-52 bombers sa mga kagubatan nito. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nawala lamang na parang bula ang mga Viet Cong. Sa sumunod na taon, January 1967, inilunsad ang Operation Cedar Falls. 30,000 na mga sundalo ang umatake sa Iron Triangle o lugar na kinaroroonan ng mga Viet Cong malapit sa Cambodian border. Sa operasyong ito, nagawang mapasok ng mga sundalong Amerikano ang mga headquarters ng Viet Cong at makuha ang mga dokumento na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon. Marami rin ang nasawi sa hanay ng Viet Cong at napilitang umatras muna sa labanan. Sa sumunod na taon, January 31, 1968, ipinagputos ni North Vietnamese Military Commander General Vo Nguyen Giap ang Tet Offensive. Ang Tet ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Vietnamese. Ito ay ang kanilang Lunar New Year kung saan pinaiiral ng mga Vietnamese ang kapayapaan. Ngunit sa di inaasahang kaganapan ay nilusob ng mga Viet Cong ang maraming lungsod sa South Vietnam habang masayang nagdiriwang ang mga pamilya dito. Nagawa ring lusubin ng mga Viet Cong ang embahada ng Amerika. Dahilan upang masawi rin ang maraming sundalong Amerikano. Para sa mga Viet Cong, ang Tet Offensive ay isang tagumpay dahil sa kabila ng dami ng namatay sa magkabilang hanay ay naparalisan nito ang puwersa ng mga sundalong Amerikano. Dahil dito, maraming mga Amerikano ang napaisip na hindi nga nila kakayanin ang ganitong klase ng digmaan
at patuloy lamang na malalagasan ng maraming tauhan. Nagpakita na rin ng pagkadismaya ang mga mamamayan sa Amerika dahil sa patuloy na pagpapadala ng kanilang mga sundalo sa digmaang hindi naman nila laban. April 30, 1975, tuluyan nang umalis sa Vietnam ang mga natitirang Amerikano. At ayon sa panayam ni North Vietnamese Colonel Butin sa South Vietnamese, ay tinatanggap niya ang pagsuko ng mga ito at wala silang dapat ikatakot sa mga North Vietnamese dahil wala namang nanalo o natalo sa digmaan sa pagitan ng North at South Vietnam. Tanging mga Amerikano lamang ang natalo. Napakalaking tungkulin ang ginampanan ng mga tunnel sa Kuchi sa panahon ng Vietnam War. Hindi maipagkakaila na dahil dito ay napasuko nila ang mga Amerikano. Ang Vietnam War ay isa sa pinakamahabang digmaang kinasangkutan ng Amerika sa labas ng bansa nito sa kasaysayan. Tinatayang 58,000 na mga sundalong Amerikano at higit kumulang 2 milyong mga sundalo at sibilyang Vietnamese ang namatay. Sa pagtatapos ng digmaan, nagdesisyon ang Vietnam government noong 1975 na ipreserba ang tunnel upang magbigay paalala sa katapangan at kagalingan ng kanilang lahi. Sa kasalukuyan ay maaaring bisitahin ng mga turista ang ilang parte ng tunnel sa Kochi. Maaari rin silang gumapang sa loob nito at bawat turista ay may libreng pagkain. Mga pagkain kagaya ng kinakain ng mga sundalong nagtago rito sa panahon ng digmaan. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng karagdagang kaalaman patungkol sa ating kasaysayan. Di man sa ating naganap ang digmaan, nawa ay matuto tayong pahalagahan ang mga historical markers na ating mapupuntahan. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!